Apat na pisong bawas presyo sa diesel at kerosene, ikinatuwa ng mga jeepney driver. Ilang motorista, hati ang reaksyon sa pinatupad na rollback. Ang detalye sa live report ni Andrew Bernardo. Andrew? Ace, ayon sa ilang mga nakapanayam natin at chopper ng jeep dito sa Batangas, aba eh, maganda daw yung pasok ng linggong ito sa kanila dahil bukod daw dito sa big time rollback, sa presyo ng produktong petrolyo ay napasabay din yung anunsyo ng LTFRB na tataasan yung singil sa pamasahe sa lahat ng pampublikong transportasyon. Sumibat sa pila ng terminal ng jeep sa Lipas City ang jeepney driver na si Randel kaninang umaga. Pagkatapos, matyaga itong naghintay ng pasahero sa kahabaan ng highway sa bayan ng Padre Garcia. Lugi ho, ngayon kurudo namin 800 na. Ganito daw ang sitwasyon ni Randel sa araw-araw na biyahe sa rutang Lipas-San Juan. Kaya malaking tulong para sa kanya ang apat na pisong rollback sa presyo ng diesel na ipinatupad ngayong araw. Medyo ano ho, malaking bagay ho pag habang napaba. Maganda sana kung tuloy-tuloy. Malaking bagay din daw ang rollback para sa jeepney driver na si Edelito. Maganda po yun at kami ho ay makakangat-angat na kaunti. Bukod sa diesel, bumaba din ang 4 na piso ang presyo ng kerosene at 30 sentimo naman ang bawas sa gasolina. Nauna nang sinabi sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng Department of Energy na dulot ito ng mababang demand ng langis sa international market. Hati naman ang reaksyon ng ilang motorista sa bayan ng Rosario. Malaki ang katipiran. Hindi naman ramdam yung pagbaba, ramdam pa rin ay yung pagtaas. Kasi magbababa ng konti pero pag nagtaas naman mas malaki naman yung itinataas nila, di ba? Makikinabang naman daw ang vulcanizing shop na ito sa bawas presyo sa langis. Depende po eh. Saan maena, minsan malakas. Pero ayon sa DOE, may posibilidad pa rin na magkaroon ng oil price hike lalo't patuloy ang gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine. Yan ang isang lingering factors kung bakit may chance ang tumaas. So alam naman natin, magandang supplier din ng Russia. So kung mawawala yung estimated na mga 1.5 million barrels per day ng crude at saka petroleum products, so makaka-apekto yun. Sinisikap naman umano ng DOE na makapag-develop ng sariling langis. Pero habang wala ito, hinikayat nila ang publiko na magtipid muna sa paggamit ng produktong petrolyo. Eh, sakali naman daw na matapos yung gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine ay malaki daw yung posibilidad na magtuloy-tuloy na yung big time rollback at baka daw bumalik na doon sa normal na presyo yung produktong petrolyo. Ace. Maraming salamat, Andrew Bernardo.